Masakit isipin na merong mga relasyon nang nasisira dahil lamang sa hindi mo siya mabigyan ng anak. Yung mas pinili niyang talikuran ng kanyang sariling asawa para sumama sa ibang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak. Oo, isa ako sa mga nakaranas noon. Pero bago ang lahat ay gusto ko lang malaman mo na ang iyong programa ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging active sa YouTube. Hindi ko man masabi na adik ako sa pag-ibig pero marami akong aral na napupulot sa tuwing naririnig ko ang totoong story ng buhay sa Papa Dudut Stories. Minsan natatawa ako, napapaiyak, nagagalit, kinikilig dahil huling-huli ng mga tinatampok ninyong story ang emosyon ng mga taong nakikinig. Papa Dudut, ako po si Dina, 57 years old na sa ngayon. May asawa at isang may bahay. Ang aking asawa, si Carlo, ay manager na ng isang bangko. At sa puntong ito ay masasabi kong punong-puno ng pagsubok ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Dumanas ng sari-saring pagsubok na muntik nang makasira sa aming relasyon. Kaya ako sumulat sa programa mo ay para ibahagi ang aming kwento, Papa Dudut. Lalo na sa mga mag-asawang dumaranas ngayon ng problema sa kanilang relasyon. Kung paano namin hinarap ni Carlo ang mga pagsubok at paano namin napagtibay ang aming relasyon bilang mag-asawa. Despite of it, alam kong magsisilbing aral sa nakakarami ang kwento naming ito. Papa Dudut, nang maikasal kami ni Carlo ay dalawa ang pangarap namin. Una ay tumagal at sumibol ang aming relasyon hanggang sa kamatayan. Till death do us part, ika nga. Pangalawa ay magkaanak kaming dalawa at maging mabuting magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang buhay sa aming mga anak. Walang naging problema naman sa aming dalawa ni Carlo pagdating sa unang pangarap. Pero sa pangalawa, mukhang meron. Sumapit ang aming ikatlong anniversary pero wala pa rin kaming naging anak. Nagtiyaga kaming mag-asawa, sinubukan namin ang lahat ng posibleng paraan, kahit na ang pag-aalay ng isang tray ng itlog at pagsayaw sa pista ni Santa Clara sa Obando, Bulacan, pero wala. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman ko na ang pagkainip ng aking asawa. Tulad na lamang isang araw, medyo nakaramdam kami ni Carlo ng excitement dahil 2 weeks na akong delayed. Maski ako ay isa lang ang pinapanalangin ko noon, ang mag-positive na ako. Ano, Dina? Kanina ka pa dyan sa CR. Bilisan mo't mahuli tayo sa simbang gabi, ang wika ni Carlo habang kumakatok sa pinto ng banyo. Oo na, sandali lang, wika ko sa kanya. Alam mo naman, kailangan nating makumpleto ang simbang gabi para matupad na ang hiling natin na magkaanak, pagpapatuloy ng aking asawa. Nasa banyo ako noon para maligo at para mag-pregnancy test. Ngunit nagdamdam ako ng araw na yon nang makita kong negative yon. Kahit na malungkot ay lumabas pa rin ako ng banyo para sabihin kay Carlo ang totoo. Ano, Dina? Positive na ba? Magkakaanak na ba tayo? Excited na kasi akong maging isang tatay eh. Wika ng aking asawa. Bakas na bakas ko sa kanyang mga mata ang sobrang pananabik. Huminga ako ng malalim bago nagsalita, Papa Dudut. Sorry, Carlo. Pero negative ang resulta. I'm so sorry, hon. Malungkot kong pagtatapat sa kanya. Unti-unting nag-iba ang reaksyon ng mukha ng asawa ko at tila ba na frustrate na sa aking binalita sa kanya. Bakit wala pa? Paano nangyari yon, Dina? 3 taon na tayong kasal pero wala pa rin? Ano ba ang problema? Baka naman pinipigil mo. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. No, Carlo. Bakit ko naman pipigilin? Maski ako, gusto ko na rin magkaanak tayo. Dina, importante sa akin ang magkaanak, deklara ng aking asawa. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng takot. Paano na lamang kung baog pala ako? E di siguradong iiwanan ako ng asawa ko. I know, and I'm so sorry. Hindi ko na napigil ang umiyak.
Sa kabilang banda ay nakaramdam naman ng guilt si Carlo at pinakalma ko. Ayos lang sa akin. Pwede pa naman nating ulitin. Hindi ayos yun eh. I can feel it. Frustrated ka na with me. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Okay, inaamin ko hindi talaga ayos sa akin, Dina. Oo, mahal kita pero gusto kong magkaanak. Gusto kong maging ama. Pero don't worry, Dina. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa doktor. Seryosong sabi ni Carlo sa akin. For what? Para alamin kung ano ba talaga ang problema kaya hindi tayo magkaanak. You know what? I'm suspecting you na baka baog ka. Ang sabi pa ni Carlo na disappointed. Hindi ako baog and I'm sure of it, insist ko. Although kinakabahan ako ng mga oras na yon. Kaya nga tayo pupunta ng doktor para malaman kung ano ang dapat gawin. Yung mga dapat mong kainin para mabuntis ka. You know what? Handa akong gawin ang lahat kahit na mag-aral pa ng Kama Sutra o kahit na anong sexual position. Basta mabuntis ka lang. Paliwanag pa ng aking asawa. Nagbuntong hininga ko bago nagsalita, Papa Dudut. Carlo, kung sakali bang baog ako ay hihiwalayan mo ba ako? Hindi sumagot si Carlo at sa halip ay pumunta na siya sa aming kwarto para magbihes. Habang ako naman ay naiwan sa isang sulok. Naiiyak dahil sa takot na baka isang araw ay magising na lamang ako na wala na sa tabi ko ang aking asawa. Anyway, nakaramdam ako ng sobrang guilt noon nang makita ko ang reaksyon ng aking asawa. Alam kong sobrang frustrated ang asawa ko sa akin. Boyfriend ko pa lamang siya at pangarap na niyang mag-anak at maging isang ama. Kaya sobra akong nasasaktan dahil pakiramdam ko ay wala akong kwentang asawa. Dahil naman sa pagnanais naming magkaroon ng anak ay kumonsulta kami sa doktor. Doon ay nalaman namin ang katotohanan kung bakit hindi kami magkaanak ni Carlo. Dok, may resulta na po bang sinagawa ninyong test sa amin? May possibility po ba na magkakaanak pa kami ng misis ko? Tanong ni Carlo sa doktor na sumuri sa akin. Mister, ayon sa resulta ng isinagawang test sa inyong mag-asawa, natuklasan ko naman na walang problema sa inyong reproductive system. They are functioning well. Kumpleto ang sperm count nyo. Pero sa inyo, misis, may problema sa inyo. Pag-amin ng doktor. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay agad po ako nanlumo. Talaga, Dok? Ano po yon? Tanong ko sa kanya. Mayroong problema sa matris ninyo, Mrs. Narvaez. Mahina ang pundasyon. Especially the cervix area. Aside from that, your egg cells are also abnormal and weak. Ayaw ko mang sabihin ito sa inyo pero malabo kang magkaanak. Paliwanag niya. Lalo ako nanlumo sa aking mga narinig, Papa Dudut. Diyos ko, ang sabi niyo sa akin, gusto ninyong magkaanak. Yun nga lang eh, the results are clear. Kung hindi kayo satisfied, you may opt for a second opinion from another doctor. Rekomendasyon naman ng aming doktor. Wala po bang gamot para magkaanak kami ni misis ko? Halata na sa asawa ko ang desperation. Umiling naman ang doktor. Sad to say pero walang gamot sa kaso ni misis. Kung gusto nyo talaga magkaanak, the best solution I think is to adopt a child. Kung gusto mo namang magkaanak, Mister A, you may do it with another woman pero syempre, hindi ko yun nire-recommenda. Besides, mag-asawa kayo at nagmamahalang kayo. Magiging masaya kayo sa buhay kahit na wala kayong anak. Aniya. Napatingin ako sa aking asawa habang naiiyak. Carlo, Dina, huwag ka mawala ng pag-asa. Wika ng aking asawa. Pero alam ko na deep inside ay hindi yon ang nasa isip niya. Obviously, he was disappointed. Magdasal din kayo. Malay nyo magkaroon ng himala dahil sa pagdarasal ninyo. But as always, bihira yung mangyari. Suhestyon pa ng doktor namin. Huwag ka na mag-alala, Dina. Tatanggapin ko kahit na hindi tayo magkaanak. Ang importante ay magkasama tayo. Nagmamahalan tayo. Masaya na ako doon, Dina. Ang wika ng aking asawa. No, Carlo. Alam kong pangarap mo maging tatay.
Naiiyak kong sabi. Wala na tayong magagawa pa, Dina. Kahit na mamanata pa tayo sa kung sino-sinong santo dyan, hindi na tayo magkakaanak. Sa tono pa lang ng pananalita niya, alam ko nang frustrated na siya, Papa Dudut. Pero nagpapanggap lamang siya na okay para hindi ko sisihin ang aking sarili. Muling nagsalita ang doktor. I'm sorry. Nanghihinayang ako kasi mukha namang magiging perfect family kayo kapag nagkaroon kayo ng anak. Oh well, that's life. Hindi man kayo magkana, kayo maaring maging maligaya pa rin naman kayo sa isa't isa. Ang sabi pa niya sa amin. Samantala habang nasa taxi kami ni Carlo ay hindi niya ako kinikibo. Kaya naglakas na ako ng loob para kausapin siya. Carlo, I'm so sorry. Wala akong kwentang asawa. Hindi kita kayang bigyan ng anak, ang wika ko. Wala na tayong magagawa. Kailangan ko na lang tanggapin ang katotohanan. Seryoso niyang wika. Ngayong alam mo nang hindi tayo magkakanak, mahal mo pa rin ba ako? Diretsyang tanong ko sa kanya. That time ay hinahanda ko na ang sarili ko sa kung ano ang isasagot niya sa akin. Panahon ang makapagsasabi, Dina. Yun lamang ang kanyang sinabi sa akin. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa hanggang sa makauwi na kami. Nang makauwi na kami ay agad siyang dumiretso sa kwarto at nagsara ng pinto. Maghapon siyang nagkulong doon habang ako naman ay nakaupo lamang noon sa sala, umahagulhol dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Papa Dudut, halos gumuho ang mundo ko nang malamang kong baog ako. Sobra-sobrang guilt ang nararamdaman ko. Pakaramdam ko ay napakawalang kwenta kong asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Dahil sa akin ay hindi na matutupad ang pangarap ni Carlo. Simula noon ay unti-unti nang nagbago si Carlo ng pakikitungo sa akin. Madalas siyang umuwi ng lasing at kung kumprontahin ko naman siya ay palaging nauungkat ang pagiging baog ko. Katulad na lamang isang gabi ay nagulat na lamang ako nang umuwi siyang lasing. Ayan ka na naman eh. Umuwi ka na namang lasing. Ano Carlo? Ano bang nangyayari sa'yo? Saway ko sa kanya. Lantaran ko nang ipinakita sa kanya ang aking frustrations dahil sa binabaliwala na niya ang kanyang obligasyon sa akin bilang asawa. Pwede ba? Huwag kang ampakialamera. Gusto ko na magpahinga. Galit na wika ni Carlo. Pagkatapos ay suray-suray itong tumungo sa kwarto. Pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tuwing gabi umuwi ka ng lasing. Paano kung may mangyari sa'yo? Pag-aalala ko. Paano hindi ako maglalasing palagi ko naaalala na hindi ako ang magiging tatay? Nabigla ako sa mga sinabing yon ni Carlo. Diyos ko naman! Hanggang ngayon pa rin ba yan pa rin ang iniisip mo? Hindi mo pa rin ba matatanggap na hindi tayo magkakaanak? Oo, Dina. Hindi ko pa rin matanggap na hindi tayo magkakaanak. Ewan ko ba? Bakit ko pa pinakasalan ang isang baog na katulad mo? Galit na pag-amin ni Carlo sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut ay nanlumo ako at naiyak dahil masakit sa akin ang aking mga narinig mula sa kanya. At ngayong nagsisisi ka dahil ako ang pinakasalan mo? Mahal mo ba talaga ako, Carlo? O pinakasalan mo lamang ako dahil gusto mo lang magkaanak? Ano, sagutin mo ako. Ewan ko sa'yo. Nagsisimula na naman yung drama mo sa buhay. Diyan ka na nga, sigaw niya sa akin. Pero pinigilan ko pa rin siya. Carlo! Carlo, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko. Demand ko sa kanya. Sa oras na yon ay napupuno na sa akin ang aking asawa. Sinabi ngang tumahimik ka eh, galit na wika niya. Pagkatapos ay sinampal niya ako ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa ng asawa ko, Papa Dudut. Yon ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Ang sama mo, Carlo? Ang sama mo? Napaiyak ako sa sobrang galit sa kanya. Pero agad namang nakaramdam ng guilt si Carlo kaya agad niya akong niyakap at humingi ng sorry. Carlo, mahal mo pa ba ako? Umiiyak kong tanong sa kanya. I'm sorry, Dina. Pero hindi ko sinasadyang masampal ka, nabigla lang ako.
ang wika ni Carlo at tila nawala ang kanyang kalasingan. Dina, mahal na mahal kita pero pangarap kong magkaanak. Sana maintindihan mo ko. Oo, inaamin ko na ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako, kaso may kulang pa sa atin. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Kung gusto mo maging tatay, di bale, pupunta tayo sa bahay ampunan. Suggestion ko. No, ayaw kong magampon. Ayaw kong alagaan ng isang batang hindi ko kaano-ano. Seryosong sabi niya sa akin. Carlo, tandaan mong mahal na mahal kita at saka huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam kong may awa sa atin ng Diyos. Bibigyan din niya tayo ng anak sa tamang panahon. Naiiyak kong wika sa kanya. Sana lang din na. Pero hindi na ako umaasa pa. Walang himala. Ang wika naman ni Carlo kasabay ang pagbitaw niya sa pagkakayakap niya sa akin. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kwarto at nagsara ng pinto. Diyos ko, tulungan po sana ninyo ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko po siya. Ayaw ko po siyang mawala sa akin. Yun na lamang ang tangi kong dasal ng mga oras na yon. Papa Dudut, gustuhin ko mang pigilan si Carlo sa kanyang ginagawa ay hindi ko magawa. In the first place, ako rin naman ang may kasalanan. Hindi naman magkakaganon ng asawa ko kung mabibigyan ko siya ng anak. And on the other hand, ay sinikap kong ipaunawa sa kanya na kaya daming maging masaya kahit na wala kaming anak pero bigo ako. Nararamdaman ko na mas mahalaga sa kanya ang magkaanak kesa sa sarili niyang asawa. Papa Dudut, dahil sa nabigo akong bigyan ng anak ang asawa kong si Carlo ay nagpatuloy siya sa pagre-rebelde. Mas dumalas ang pag-uwi niya ng lasing at may pagkakataon na rin hindi siya umuwi ng bahay. Nung una ay hindi ako kumikibo sa mga ginagawa ng asawa ko, pero umabot din ito sa sukdulan. May nakahuli sa asawa ko na nambababae daw ito. Agad kong kinumpronta si Carlo, Papa Dudut. Siyempre, dininay niya ang akusasyon. Samantala, ipinatawad ko din siya kinalaunan dahil wala akong mahanap na pruweba na may babae nga siya. Pero isang araw ay hindi ko inaasahang mabubuking ko ang pinakalilihim ni Carlo. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin noon umuwi ang asawa ko. Sinubukan ko naman siyang tawagan pero hindi niya yon sinasagot. Kaya nagpa siya akong tawagan na lamang ang isa sa mga kaklose niyang kaibigan, si Dan. Hello? Ang sabi ni Dan sa kabilang linya. Si Dina ito, Dan, si Carlo kasama niyo ba? Tanong ko sa nooy lasing na ang si Dan. Ay, ikaw pala Dina. Oo. Kasama ko si Carlo. May kahalikan chicks. Grabe pala itong kumpare ko kung humalik sa babae. Sagot nito sa akin. Nagpantig ang tenga ko sa aking mga narinig. Anong sabi mo, si Carlo may kahalikang ibang babae? Agad namang na-realize ni Dan ang kanyang pagkakamali. Oops! Sorry Dina! Eh nasa na kayo sa beer house ba? Tila nanguusig kong tanong sa kumpare ko. Abay, paano mo nalaman na nasa beer house kami ng asawa mo? Medyo sarkastiko nitong tanong dahil na rin siguro sa kanyang kalasingan. Rinig na rinig ko ang ingay. Nasaan kayong beer house? Agad namang sumagot si Dan. Huwag kang maingay ha, Dina ha. Narito kami sa beer house na madalas namin puntahan. Dito lang, malapit sa Katipunan. Malapit na malapit lang sa inyo. Sige, pupunta ako dyan. Bye! Yun ang huli kong sinabi bago ko binaba ang cellphone. Pagkatapos noon ay agad akong nagbihis at mabilis na tinungo ang beer house kung saan naroon ang aking asawa. And to my surprise, pagdating ko doon ay bumungad kaagad sa akin si Carlo na may kalandi ang babae. Dahil doon ay nagdilim ang paningin ko at nagskandalo ako. Sinaktan ko yung babae habang inawat naman ako ng mga lalaki. Si Carlo naman ay inawat ang babae na kung titingnan ay palaban din. Nang mailayo ng babae sa akin ay hinarap naman ako ng aking asawa at halos kalad ka rin niya ako palabas ng beer house. Hayop ka Carlo, ang sama mo? Sigaw ko sa aking asawa. Ano ba Dina? Tigilan mo na ang pag-iiskandalo. Nakakahiya ka kanina pa. Galit na wika ng aking asawa. Wala akong pakialam.
Magwawala ako dito hanggat gusto ko. Ikaw Carlo, minahal kita. Inunawa kita tapos heto ka. Magtataksi lang sa akin. Maaaring hindi kita mabigyan ng anak pero kahit na pagbalik na rin mo man ang mundo, asawa mo pa rin ako, sigaw ko sa kanya. Oo, maaaring asawa kita Dina. Pero wala kang kwenta dahil sa baog ka. Panunumbat niya sa akin. Dahil doon ay isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa aking asawa. Ngayon ko lang na-realize na kaya mo pala ako pinakasalan eh dahil gusto mo lang magkaanak at di dahil sa mahal mo ako. Pinagsisisihan ko Carlo na ikaw ang pinili ko bilang asawa. Kinamumuhian kita, ang sabi ko. Pero hindi nagpatinag si Carlo. Sige Dina, maghiwalay na tayo. Ayaw ko na sayo, deklara niya. Ayaw ko na rin sayo Carlo, hiwalay na tayo. Magsama kayo ng malanding babaeng yan? Halos maiyak ako sa galit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay iniwang ko na ang aking asawa at mag-isa akong umuwi ng bahay. Papa Dudut, labis akong nasaktan noon nang mahuli ko sa akto ang aking asawa na nakikipaglandian sa ibang babae. On the spot ay naghiwalay kami. Wala rin naman akong magawa dahil si Carlo na rin mismo ang nakipaghiwalay. Samantala ay wala naman akong magawa kundi tanggapin ang lahat, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na umuwi si Carlo sa aming bahay at sa halip ay sa kabit niya siya tumira. Nabalitaan ko na lamang isang araw na nabuntis niya ang kabit niya. Ako naman ay hindi ko na rin nakuhang magalit sa asawa ko dahil in the first place ay ako rin naman ang may kasalanan. Nakaramdam din ako ng kasiyahan noon dahil natupad na rin ni Carlo ang pangarap niyang magkaroon ng anak at maging isang tatay. Hindi na ako nagpakita sa kanya pagkatapos noon. Namuhay po akong mag-isa at masasabi kong naging maayos naman ang kalagayan ko. Nang unti-unti ko nang natatanggap na wala nang pag-asang magkabalikan pa kami ni Carlo ay saka dumating ang isang pagkikitang hindi ko inaasahan. Dina? Dina, wait! Ang tawag ni Carlo sa akin. Pauwi na ako noon sa bahay galing sa palengke. Carlo, anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong sa kanya. Bahala ko sanang puntahan kita sa bahay, kaso nakita na kita rito. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eh heto, mabuti naman. Eh ikaw, kumusta ka na? Si Leika, nanganak na ba? Tumango ang aking asawa. Oo, nanganak na si Leika noong isang linggo. Babae ang anak namin. Wow, congratulations sa inyo. Ang body ko na lamang sa kanya. Nakita kong huminga ng malalim si Carlo bago muling nagsalita, Papa Dudut. Dina, iwalay na kami ni Leika. Pagtatapat niya sa akin. Tinakasan din niya ang responsibilidad niya sa anak namin. Kaya hayun, sa akin ang anak namin. Pinapaalagaan ko muna sa nanay ko. Siyempre, nalungkot naman ako sa balita. Ganun ba? Nakakalungkot naman pala, ang sabi ko. Sa puntong yon ay hinawakan niya ang aking mga kamay at buong pusong nakiusap. Pakiusap Dina. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Alam mo bang hindi ako nakatulog sa kakaisip sa iyo? Patawa Dina. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Pangako magbabago na ako. Patawad Carlo pero ayoko na. Malungkot kong sabi sa kanya. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Muli ako nagpatuloy. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo Carlo pero buo na ang desisyon ko. Ayaw na kitang makasama pa. Ayaw ko na kasing masaktan pang muli. Dina, I love you. Nang mawala ka sa akin, sobrang nangulila ako. Doon ko na-realize na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Leika. Pangungumbinsi pa sa akin ni Carlo. Tumingin ako sa kanya at unti-unti akong kumala sa pagkakahawak niya sa akin, Papa Dudut. Sa palagay mo Carlo
madaling maghilom ang mga sugat na idinulot mo sa akin. Masakit yung ginawa mo sa akin, lalo na nung iniwanan mo ako dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak. Pinamukha mo sa akin na wala akong kwenta at walang silbing asawa. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan. Patawarin mo sana ako, Dina. Kung gusto mo ay lumuhod pa ako sa iyo para lang mapatawad mo ko. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigil ang umiyak sa aking harapan, Papa Dudut. Wag na, Carlo. Siguro ibigyan mo na lamang ako ng time para makapag-isip. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kung may nararamdaman pa akong pagmamahal sa iyo. Hindi ko alam eh. Ewan ko, basta hindi pa ako handang makipagbalikan sa iyo. Umagulhol lamang ang aking asawa nang marinig niya ang aking mga sinabi, Papa Dudut. Ihintayin ko ang desisyon mo, mahal. Kung ako ang tatanungin ay handa akong makipagbalikan sa iyo anytime. Magsimula tayong muli, Dina. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yun ay ako naman ang huminga ng malalim. Sige, Carlo, titingnan ko. Papa Dudut, nung hinalikan niya ako noon ay wala akong naramdaman. Nang mga panahong yun ay unti-unting nawawala na ako ng pagmamahal sa asawa ko. Samantala, bagamat gusto niyang makipagbalikan sa akin ay hindi siya nakatanggap ng respond mula sa akin. Pinag-isipan ko kasing mabuti kung may natitira pa akong pagmamahal sa asawa ko. Wala na. Buo na ang desisyon ko noon na hindi ko na siya makukuha pang mahalin. Pero Papa Dudut, hindi ko may paliwanag pero hindi yata umaayon ang tadhana sa mga nararamdaman ko. Simula kasi noon ay naging madalas na ang pagtatagpo namin ni Carlo. Mostly by accident. At may pagkakataon pa nga na na-stock up kami sa elevator ng ilang oras at doon muli kaming nag-usap. Minsan nakasakay ko pa siya sa jeep, sa bus, maging sa MRT. At may pagkakataon ding tinulungan niya akong mahuli ang nang-snatch ng cellphone ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, bakit gano'n ang tadhana. Nagpatuloy ang ganong setup hanggang sa maging magkaibigan kami. Ayos na sana ang pagkakaibigan namin nang biglang bumalik ang nararamdaman ko para kay Carlo. Hanggang sa iyon nga, Papa Dudut, nagka-inlaban muli kami and eventually ay nagkabalikan. Doon ay muli kaming nagsimula at muli naming binangon ang aming naudlot na relasyon bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating ang besperas ng Pasko ng 2012. Doon nagsimula ang second chance sa aming dalawa. Buti naman at maagang uwi mo sa trabaho. Masayang wika ni Carlo sa akin. Half day lang kami. Siyempre naman, Noche Buena ng pamilya mamaya. Ano yung niluto mo? Tanong ko sa kanya. Niluto ko yung paborito mong pansit bihon, paella at saka itong nabili kong braso de Mercedes sa bake shop kanina. And guess what, hon? Bumili din ako ng regalo para sa'yo. Eto, pagkatapos ay pinakita niya sa akin ang sinasabi niyang regalo at inabot yon sa akin. Wow, thank you, Carlo. Ang liit namang box nito, ano kaya to? Curious kong tanong. Napangiti naman sa akin ang asawa ko. Buksan mo na lang. Nagulat ako nang tumambad sa akin ang isang napakagandang diamond ring. Diamond ring para sa'yo. Simbolo yan ng renewal of vows natin bilang mag-asawa. Ang sabi ni Carlo na natutuwa sa aking reaksyon. Talaga? Naku, pinag-ipunan mo talaga ito, no? Hindi naman ako makapaniwala na binigyan niya ako ng ganon. Siyempre naman, asawa ko kaya ang bibigyan ko kaya kailangang pinaghahandaan talaga. Tugon niya sa akin. Grabe, ang ganda ng singsing. Gusto ko siya, ang sabi ko naman sa aking asawa. Pagkatapos ay kinuha ni Carlo ang singsing at sinuot niya yon sa palasingsingan ko. Salamat, Carlo. Napakasaya ko ngayong Pasko. Sumigunda naman si Carlo. Ako rin. Napakasaya ko dahil nagkabalikan tayong muli. Alam mo ba, sa lahat ng mga Christmas gifts na natanggap ko, eto ang pinakamagandang regalo ang magkasama tayong muli. You know what, Carlo? Napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Isang sweet, caring and hardworking at gwapong husband. Ako, hindi ko na kailangang i-expound pa, ha?
Basta masaya akong kasama kita. Ang wika naman ni Carlo na masayang masaya sa pagbabalikan naming dalawa. Papa Dudut, hindi ko akalain na magkakaroon pa kami ng second chance. Pagkatapos noon ay naging masaya na ulit ang aming pagsasama. And this time ay kasama na ang anak ni Carlo sa ibang babae na pinangalanan niyang Micaela. Since tinakasan ng tunay na ina ang responsibilidad kay Micaela, ay ako na ang tumayong ina sa kanya. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Doon ko naramdaman na masarap pala ang feeling na maging isang ina. Sa ngayon ay portrait kami ng isang masayang pamilya. Ako, si Carlo at si Micaela na ngayon ay dalaga na. Going strong pa rin kami ni Carlo until now at naging devoted husband na siya sa akin. Katulad ng sinabi ko kanina, masaya na kami sa aming mga buhay at wala na kaming mahihiling pa. Salamat sa Diyos. Papa Dudut at sa staff ng iyong YouTube channel, maraming salamat po. Kung mapipili niyong i-upload itong storya ko, another thank you. Alam naming mag-asawa na kapupulutan ng aral ang storya namin na nabuo, nasira at muling nabuong relasyon namin. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Dina. Ang kwento po ni Dina at Carlo ay maraming kapupulutan ng aral, lalo na sa pagdidesisyon ng mag-asawa. Hindi ka dapat pumasok sa sagradong matrimonyo kung ang hangarin mo lamang ay magkaroon ng anak. Ang pag-aasawa ay isang habang buhay na sumpaan, isang sagradong kontrata sa pagitan ng dalawang nagmamahalan at ang Diyos bilang saksi o witness. Ang pag-aasawa ay dapat may kalakip na totoong pagmamahalan. Yung tanggap ninyo ang isa't isa. Yung irerespeto mo siya anuman ang kanyang pagkukulang o kapintasan. Ang pag-aasawa ay isang pangako na mamahalin at sasamahan mo ang iyong katipan sa oras ng hirap o ginhawa. Magtutulungan sa oras ng mga pagsubok sa buhay at higit sa lahat. Yung kayo ang magiging instrumento para palaganapin ang mabubuting aral na tinuro ng ating Panginoon. Ang pag-aasawa ay hindi parang isang pagkain na pwede mong iluwa kapag hindi mo nagustuhan ang lasa. At lalong hindi ito isang bagay na pwede mong palitan anumang oras. Ang pag-aasawa ay hindi isang pasiklaban, pagalingan at sisihan. Tandaan natin na ang tagumpay natin ay tagumpay din nila. At ang hirap natin ay hirap din nila. At imbis na magkawatak-watak ay dapat magkaisa ang mag-asawa dahil once na pumasok ka sa sakramento ng kasal, ang diwa ninyo mag-asawa ay magiging isa na lamang. At higit sa lahat ay pakatandaan natin, mga kaibigan, na huwag tayong maging makasarili. Intindihin natin ang feelings ng ating asawa. Huwag tayong mag-demand sa kanya na alam nating wala sa kanya o hindi niya kayang ibigay sa atin. It is a matter of respect and acceptance. Kaya para kina Dina at Carlo, masaya kami na nagkaroon kayo ng second chance ang inyong pagsasama na malampasan ninyo ang matinding pagsubok na sumukat sa inyong katatagan bilang mag-asawa. God bless sa inyong dalawa at maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal.
stories, Papa Dudut stories.